Hey guys, how are y'all doing today? I'm here to give an update about my week. So, what are the highlights of my week? Number one, I was sick the whole week, as in sobrang consistent ng colds, ng cough ko, and grabe talaga, as in congested yung throat and nose ko right now. Next is iba tong week na to, guys. Iba yung stress na dinulot sa akin ng week na to. As in, like, yung stress level of, you know, this week was really high. Hindi ko kinaya. In general, this week, I don't really feel good at all. As in, like, this week was a lot of struggle for me. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, I'm Jam. I am a freelancer. Dito sa YouTube, I show my life as a freelancer, as a virtual assistant, and someone who's, you know, trying to lose weight. Sinashare ko dun dito yung fitness journey ko. And yung unfiltered talaga. Just like this video, mami. Like, all my videos are very, very raw here. As in, like, totoo. Bagong lahat, you know that I love coffee. I just wanna show you what I bought. Nakita ko to sa TikTok. Itong, yung coffee na, yung ano, parang keyboard. Parang ganito siya, guys. Ito siya. Eto, nabili ko to. As in, this is parang sabi per serving. Ayan, meron siyang 6.4K calories. So, ito ay instant coffee. Pero hindi kagaya ng mga 3-in-1 na local. Ito, legit na Arabica coffee daw to. Na pagka minix with hot or cold water. As in, legit, low calories. Pwede siya sa mga nagda-diet. So, bilang minsan ay pag nasa labas ako for work at talaga namang nagkikrave ako ng coffee, instead na bumili ang Starbucks, bilang nagtitipid ako, ito na lang dadaling ko. Kaya bumili ako ng maliit para kasya sa bag. So, ito na lang titimplahin ko. Tapos, very, very low in calories pa. So, if you guys are looking for this, ayan, meron ito sa TikTok. Nabili ko lang sa TikTok. Wala akong affiliate. I'm not selling this. I'm just sharing this to you kung nagpapapayat ka. Ayan, let's go. Anyways, going back is how was my fitness journey? Last week, I wasn't able to work out at all kasi nga, may sakit nga ako. So, hindi ako masyadong naglalabas. Alright, kasi nga, grabe yung ubo ko at sipon ko. And ayoko makahawa. Ayan, kaya I really, really stayed and worked from home. And isa yun sa mga factors kung bakit talagang hindi productive ang week ko. And because of all these stress levels, guys, talagang may mga days na talagang nag-overeat ako. As in, tumaas ako sa calorie intake ko. Plus, these days, since talagang ang daming nangyayari sa work, napapa-extend ako ng work hours. Kaya, imbis na natutulog ako, may mga hours na nararamdaman ko yung gutom, kaya kumakain ako. So, that was the cause of, like, yung eating more than the budget. Siguro nangyari yan mga 3 or 4 days ngayong week na to. And sa sobrang takot ko, kasi alam ko na magigain ako ngayong week na to, eh, hindi ako nagtimbang starting nung Wednesday up to Saturday. Ngayon lang ako, ngayong Sunday lang ako nagtimbang. And true enough, I gained weight, no? I started from 443, I guess, nung Sunday last week. And ngayon, ako, 448, which is 5 pounds higher. Sobrang laki nung tinaas niya 5 pounds. And I'm so frustrated. And at the same time, this is so alarming. So this made me realize na grabe, ganun pala ako kabilis mag-gain ng weight. Na in a span of 5 days or 7 days pala, ma-stress lang ako, magkasakit lang ako. Ayan, hindi lang ako magkaroon ng active lifestyle. Eh, pwede akong talagang mag-gain ng 5 pounds, which is so disturbing. And na-alarm ako, and that is the reason why nagplano na ako agad ng mga next steps ko for next week. Sabi ko sa sarili ko na yes, frustrated ako ngayon, but it doesn't mean
na titigil na lang ako. This gave me the motivation to be better. So, ang ginawa ko, guys, kaka-order ko lang ulit ng meal prep for next week. Ayan, sa daily sa ko umorder ng meal prep. And I'm really gonna be like, at least track talaga ang pagkain ko. And ang gagawin ko talaga is, ngayon, nagsascheduling ako. Kailangan firm ang scheduling ko this time regardless kung anong workload. I will make sure na talagang yung schedule ko ay mas maaga ako natutulog. At the same time, guys, tawag dito, bawat araw na workout day ko, naka-block talaga yung workout hour na yon. My goal next week is to lose weight again. So, I'm taking it 1 week at a time. So, kung ang last ko is 443, at the end of the week, 443 din tayo. Yan ang goal ko. Well, I guess that's how really is, you know, this fitness journey is. And what's good about me ngayon, this time, ngayong 2024, is that mentally, kaya kong bumangon right away. And mentally, hindi na ako like yung easy to give up. Yes, na-discourage ako, pero ngayon, ang mas nararamdaman ko is yung urge to create better systems in my life para maiwasan ko na yung gantong pangyayari. So yeah, thank you for watching up to now. I just wanted to give an honest update sa inyo kasi ako naman, totoo kong tao. And on the next few days, I'm gonna update you with, you know, all the systems that I've been building and, you know, and executing para maging successful yung fitness journey ko regardless of the situation. So guys, if you're experiencing this right now as well, don't worry, hindi ka nag-iisa. And sabay-sabay tayong lumaban para ma-overcome natin ang mga struggles na ganito. At sabay-sabay tayong lumaban para makamit na natin ang ating health goals together. Thank you and have a happy, happy weekend. Bye!